naman sa pag-ibig, mahihirap na walang pag-ibig. Ano ang dahilan kung bakit napunta si Lazaro sa langit, samantalang ang mayaman ay napunta sa impyerno? Sinabi ni San Agustin, sa pag-ibig, ang mahirap ay mayaman. Kung walang pag-ibig, ang mayaman ay mahirap. Si Jesus ay nagsasalita sa mga Pariseo tungkol kay Lazarus at sa mayaman. Ang talinghagang ito ay matatagpuan lamang sa Ebanghelyo ni San Lucas. Kilala at may mga karakter na pinangalan ng Lazarus at ang mayaman. May tatlong eksena sa talinghagang ito. Una, sa kanyang buhay. Pangalawa, pagkatapos ng kamatayan. At pangatlo, ang mga pagsusumamo ng mayaman. Ang unang eksena ay tumutukoy sa mahirap na lalaking si Lazarus na ang pangalan ay nangangahulugang tumulong ang Diyos. Dito, hindi pinangalanan ang mayaman. Kadalasan, ang mga pangalan ng mga mayayaman ay malinaw na nakalimbag sa mga pahayagan at sa mga social media. Samantalang, ang isang mahirap ay halos hindi kilala. Ipinaunawa sa atin ni Lazarus na tayo ay mahirap at may kaunting material na mga bagay. Kaya walang pagkakaiba o uri sa ating buhay Katoliko. Parehong si Lazarus at ang mayaman ay nagkaroon ng pantay na pagkakataon dahil sa kanilang kapanganakan. Ngunit ang kayamanan ng mayaman ay lumikha ng isang uri ng pader sa pagitan ni Lazarus at sa kanya. Ang gayong mga pader ay nilikha din sa ating mga pamilya, sa ating simbahan, sa ating kapitbahayan at sa ating mga lugar ng trabaho. Ang mga pader na ito ay naghihiwalay sa atin sa isa't isa ay nagmumula sa paninibugho, kasakiman, pagmamataas, puot, kamangmangan, egoismo at lahat ng kasamaan at kahinaan kahit na ang isa ay mayaman. Ang mismong mga pader na ito ay ang mga imposibleng masira kahit sa pagkamatay natin. Maaari at dapat nating sirain ang mga pader na ito sa pamamagitan ng paghingi at pagkakasundo at kapatawaran upang maabot ang isa't isa sa mas mapagkawanggawang paraan. Tandaan na walang ginawang masama ang taong mayaman sa talinghaga. Ang mayaman ay nakagawa lamang ng kasalanan ng pagkukulang. Ano ang dapat gawin ng mayaman para kay Lazarus? Ang taong mayaman ay lumayo kay Lazarus. Maging ang mga asong dumila sa mga sugat ni Lazarus ay mas malapit sa kanya kaysa sa taong mayaman. Ang pangalawang eksena ay pagkatapos ng kamatayan. Si Lazarus ang unang namatay dahil sa hindi niya matiis na kalagayan at dinala sa dibdib ni Abraham. Ang mayaman ay namatay din at inilibing ayon sa kanyang katayuan sa buhay. Si Lazarus at ang mayaman ay parehong dumaan sa isang daan. Yon ay sa pamamagitan ng kamatayan, ngunit nagbago ang kanilang destinasyon. Sa katunayan, ito ay pagbaliktad ng pangyayari bago ang kamatayan. Ang kamatayan ay isang bagay na hindi iniisip ng maraming tao, ngunit ito ay mangyayari sa ating lahat. Kaya, pakainin mo ang Lazarus na iyong nasasalubong sa iyong buhay. Magkaroon ng panahon upang makipag-ugnayan at mag-ambag sa kapakanan ng mga kapuspalad sa ating lipunan at sa ating mundo ngayon. Ang mabubuting kilos ay mag-aani sa atin na magagandang patutunguhan pagkatapos ng kamatayan. Ang huling eksena ay ang pagsusumamo ng mayaman. Matapos mapagtanto na si Lazarus ay kasama ni Abraham sa langit,
ang mayamang tao ay nagdurusa ng mga kahinatnan ng kanyang mga kasalanan. Nakiusap ang mayaman kay Abraham na tulungan siya ni Lazarus, ngunit huli na ang lahat. Ito ay hindi na maibabalik at imposibleng mangyari. Sa katunayan, ito ay imposible dahil, una, ang malaking agwat ay itinakda upang paghiwalayin ang langit at impyerno. At pangalawa, huli na para bawiin ang ginawa ng mayaman noong buhay pa siya. Anuman ang ginagawa natin ngayon sa mundong ito, bilang mga tagasunod ni Kristo, humuhubog sa ating kapalaran pagkatapos ng kamatayan. Una, tinawag tayo upang makinig sa salita ng Diyos at hubugin ang ating walang hanggang tahanan sa langit. Pangalawa, gumawa ng mapagbigay na pagsisikap na abutin ang Lazarus na nakahiwalay sa negatibong mga saloobin. At pangatlo, gumamit ng mga material na bagay upang bumuo ng mga tulay upang magkaroon ng material na yaman upang maiangat ang buhay ng iba. Mayaman man at mahirap, tayo ay mga anak ng Diyos. Sama-sama tayong maglakad, magtulungan papunta sa langit. Amen.